Wala raw kapangyarihan ang National Telecommunications Commission o NTC na puwersahin ang mga telecommunications company na i-refund na ang sobra nilang nasingil sa text. Pero ang bayan muna nagbantang kakasuhan ng NTC kapag hindi pa nito naipatupad ang utos. Makibalita tayo kay Julius Segovia. Julius? Maki, nagbanta ang grupong bayan muna nakakasuhan nila ang mga opisyal ng National Telecommunications Commission o NTC kapag hindi pa rin ito'y pinatupad ang sariling utos na isauli ng mga telco sa consumers, ang sobrang singil sa text na aabot ng higit 7 bilyong piso. Nagain sina bayan muna party list representatives Neri Colmenares at Carlos Zarate ng motion for intervention sa NTC para agaran nang ipatupad ang text refund. Ayon kay Colmenares, pwedeng ipatupad ng NTC ang order kahit pa may nakatindi ng apela ang mga telco sa Court of Appeals. Matatanda ang humiling sa Court of Appeals ng Smart Communications, Globe Telecom at Sun Cellular ng temporary restraining order. Hiniling din nilang tuluyan ng ibasura ang utos na tax refund ng NTC. Kit ng bayan muna, quasi-judicial body ang NTC, kaya may kakayahan daw itong magpatupad ng utos kung wala namang umiiral na TRO mula sa anumang korte. Kinikilala naman Maki ng NTC ang inihaing motion ng bayan muna. Pero ayon sa komisyon, ang Court of Appeals lang magdedesisyon kung ano ang kahihinatnan ng kaso. Ayon kay Attorney Dennis Babaran, ang head ng legal division ng NTC, walang contempt powers ang komisyon, kaya hindi raw nito mapupwersa ang mga telco na sumunod sa kanilang utos. Hindi rin naman doon sila pwedeng basta-basta umaksyon dahil baka sila ang makasuhan ng contempt dahil nasa Court of Appeals na ang kaso. Umalma rin ang komisyon Maki sa paratang natila nagsisilbi silang abogado ng mga telco. Paano raw ito mangyayari kung mismong NTC nga ang nagutos ng refund sa sobrang singil sa text? Sadyang may karapatan lang din daw talaga mga telco na iakyat ang kaso sa korte. Yan muna ang pinakasariwang balita mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Maki. Julius Segovia, maraming salamat.